Sa pagkatalo ng Adelaide 36ers kontra sa Sydney Kings, maraming nadismaya dahil sa mababang performance ng Adelaide 36ers. Ayon sa kanilang captain na si Mitch McCarron na kailangan nilang bumawi sa mga susunod na laban. May kita naman natin sa nakarang laban nila kontra sa Taipans ay hirap din ang kanilang team. One-on-one play ika nga ang nakita natin sa laban nila dito. Pero dahil naman sa magandang play ni Antonius Cleveland, nanalong Adelaide sa tatlong kalamangan 78-75. Subalit sa pinakauling laban nila, grabe mga idol. Tambak ang Adelaide 36ers 78-97 kontra dito sa Sydney Kings. Puro papuri na lang nagawa ni Mitch McCarron para sa defending champion ng NBL. Ayon kay McCarron, nawala namang pagkalinlangan ngayon sa grupo nila sa kabila ng mga pagkatalo nila dahil normal lang naman daw ito at wala namang problema sa pagkatalo. Pero kung nais talaga ng isang koponan na makalaro sa finals, dapat ay una pa lang o sa isang season ay makarami talaga ng panalo. Mukha yatang di naigitan ni CJ Broughton ang kahalagahan ni Kai Soto sa kanilang koponan. Dahil na yan sa binibigyan lang si Kai Soto ng limitadong oras at isa pa dyan mga idol. Para bang ginagawa na lang katatawanan itong si Kai Soto para sa kanilang team? Ano kaya sa feeling mga idol na huling singgundo na lang sa 4th quarter nang ipasok sa game? Katulad na nangyari sa laban nila kontra sa Taipans. Ginawang pang inbound itong si Kai Soto sa huling segundo ng 4th quarter. Kaya naman ayon kay Mitch McCarron na kailangan nilang ma-develop ang kanilang opensa at depensa. Isa na nga dyan si Kai Soto na dapat bigyan ng magandang play at balance na playing time. Good rim protector nga itong si Kai Soto. Pero kaunting mali lang ng big man agad itong nilalabas ni CJ Broughton. Kaya ano sa palagay niyo mga idol? Sa coaching staff ba ang may problema o sa buong koponan ni Kai Soto na para bang nagbubuwayahan? I-comment mo na yan sa ating comment section at kung nagustuhan mo ang mabilis ang update na to, please like, share, and subscribe mga idol.